Hindi lang po pasiglaban sa ganda kundi pati sa mensahe ang mga parol na ipinarada sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Nakatutok po doon sa mga sandaling ito. Live si Trisha Zafra. Trisha. Mike, hindi bababa sa 50 mga parol ang ipinarada ngayong gabi sa UP Campus para sa taunang Lantern Parade. Alas 5 ng hapon, nagsimula ang Lantern Parade sa Academic Oval. Bukod sa pagandahan, may mga mensaheng nais iparating ang mga parol. Sa saliw ng tugtog, agaw pansin na ang parol na ito ng UP Asian Center. Hindi rin nagpahuli ang turugan at lamin ng UP Islamic Studies Center. Simple pero mapapalimun ka sa higanting tambol na parol ng UP College of Music na ipinagdiriwang din ang kanilang centenaryo ngayong 2016. Mapanghamon din ang gawa ng College of Social Work and Community Development. Ang 2015 champion na College of Engineering, inilabas ang bakunawa, ang dragon na kumakain sa buwan at ang makulay nilang balangay lantern. Ang parol ng UP College of Mass Communication may pinaglalaban. Ganito rin ang mensahe ng parol ng National College of Public Administration and Governance. Malikhain din ang gawa ng College of Architecture. Ang Barangay UP Campus gumamit naman ng buhay na oblation para sa kanilang parol na nasa truck ng bumbero. Isa sa mga hurado si Professor Toim Imao na lumikha ng pamaskong disenyo ng oblation ngayong taon na budyong. Bilang scholar ng bayan, kami ay isa sa mga budyong. We are one of those horns that will sound the alarm if ever imminent threat to the civil liberties ng ating kababayan or the citizens is at danger. Mike, tapos na yung parada sa Academic Oval at kasalukuyan na nagtatanghal yung mga kalahok na academic unit doon sa amphitheater nitong universidad para makita pa ng mas matagalan at ng mas malapitan ng mga hurado ang kani-kanilang mga parol. Mike? May sumabog, may puputok. Maraming salamat, Trisha Zafra.